Yo, what's up guys? This is Judy Ward and welcome to my vlog. Kasama ko nga pala, Kalye Juan. Talpakan. Talpakan. So, meron akong konting interview lang. Okay, sisimulan ko na. So, mamaya mo na simulan. Hindi na part of it. Ano, unti? Matatlo lang yan. Makakainom na tayo. Oo. Makakala. Para sa Kalye Juan, paano nagsimula ang banda? Nagsimula talaga to sa ano, sa love sa music. Mga musika ako kami sa island dito sa Cook Island. Una kami dalawa ni JC. Pututog kami sa Trader Jack's. Tapos yung Laro, si sarili siyang banda. Tapos naisipan namin gumawa ng OPM band. Na tututugin lang puro OPM. Para ma-cater namin lahat ng Pilipino dito sa isla. First time. Yan. Kasi nami-miss rin namin yung tugtog ng Pilipino. Nakakaiba naman. Kasi dito, more on puro English tayo eh. So, simula nung nag-start silang gumawa ng OPM band, OPM live show, so, dinumog sila ng mga tao dito, mga fans. Ito pa ang dami. Grabe. Bakit Kalye Juan ang pangalan ng banda? Bakit nga pala? Kalye Juan, para pangmasang Pinoy ang ano. Diba? Diba, Juan, like Juan de la Cruz represents Filipino, diba? Kalye is like street. Tagalog street. It's a Spanish, Spanish name for street. Ano ba dapat unang ano natin na? Ang dami namin napag-isipan, kaso ito talaga yung tumatak. Oo, tumatak Kalye Juan. Saka kasi yung pangalan nito, Juan. Siya talaga yung nagdala. Siya talaga yung ano namin. Iba. Iba talaga. So, ito na, paparating na yung inumin namin, mga kaibigan. Thank you po. Sorry ko yung train. Okay, good luck sa inyo. Salamat po. Talpa ka na. Thank you. Salamat. Ganito ang beer sa Cook Island. Shot. Iba. Shot. Yeah. Mabalik. Mabalik tayo. Ano nga pala ang genre ng ano nyo, tugtugan nyo? Genre namin, ano, more on alternative na OPM. Pero nag-umpisa pa lang kasi kami yun. Bali, pangatlong gig pa lang namin yun. Kaya medyo nag-experiment pa sa mga pyesa namin. Kasi marami, lahat kami may ganyan-ganyang influence eh. Si Ron, metal, his gold, alternatives din. Ako, variety, si JC, alternatives. Alam mo, si JC dati member ng ano, boy bands, ng mga K-pop. Dati nandun dati. Disband lang sila. Diba, kung hindi mo yung natanong, member din ako dati. Ah, yan. Member ako ng ano, pare, ng... Bali, hayaan mo na sila, di ba? Kasi masaya lang sila sa buhay nila. Sino nag-influensya sa ano sa banda niyo? Nag-influence talaga na mabuo yung grupo namin para sa mga Pilipino dito sa inyo. Para magbigay na saya. Kasi yung pera, second na lang yun. Pangalawa lang sa amin yan. Kasi marami na kami pera eh. Namin galing. Yun! Nago ako ng ano yun eh. Pinasusugal nga lang namin yan. Ang tatalpak lang yun. Baling nga. Yun. Nago ang kortina, pre. Sa kanya niya, syempre, namimiss namin yung tugtugan ng Pilipino, ng Pinas. Kasi tagal na namin tumutugtog dito sa isla eh. Kumbaga, nagsawa na lang kami sa mga araw-araw namin. Sipin nyo, kung ilang taon na kami dito sa isla, like 5 years. Yun. Lahat ng tugtog ng puro English lahat na. Kaya yeah, parang it's about time na rin na bumuo kami ng sariling group na talagang mag-enjoy kami sa tugtugan namin. Tugtugan Pilipino. Kasi lahat naman tayo doon nagsimula, di ba? Favorite international or local artist? Singer? Favorite singer? Ako talaga, idol ko talaga si ano eh. Sa local, si Regine Velasquez. Ako seryoso. Regine Velasquez ako, local. International, dami. Pero more on, ano, more on slow rock ako. Slow rock. Bon Jovi, Bryan Adams. Ako more on, ano ko, Soundgarden, Audioslave. Chris Cornell. Brandon Boyd, Incubus. Filipino.
Rigo Blanco. Yun. Saka Jamir. Esco. Kahit ano naman. Basta music game. Music is life. Ron? Heavy metal na si people siya talaga. Parang mga tugtugang Slipknot mga doon. Sa local, Slapshot, mga heavy metal. Yung talaga ano ko. So, isa pa lang influence ko ano, Vita. Oh, Vita. Supportahan po natin yung Vita. Vita. Pogino ng vocalist na rin eh. Ito yung kuya. Ano ang mga bagay na hindi kayo nagkakasundo? Sa ngayon, wala pa eh. Sa ngayon, wala pa. Bago pa lang eh. Bago pa lang yung grupo namin. Tsaka yung paganda kasi sa banda namin. Ano kami, open kami. Important yan. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Kung may problema ka. Tsaka number one, sa pera. Kailangan ano kayo sa pera. Kailangan open dapat. Transparent. Kaya yung mga gig kang 30 mil, syempre kailangan sabihin mo yan. Yun. 30 mil, 50 mil, di ba? Basta contact nila sila. Kalating milyon pa. Kasi minsan, nagkaroon kami ng gig na... Hindi namin pinagawa yung pera pa. Napakalaki ng budget. Kesa pagawain namin, hindi... Pinamigay na lang namin sa ano? Pinantalpak na lang. Tayo, tip lang. Kung gusto nyo maging close yung banda nyo, dapat maging open kayo. Kung gusto nyo maging close ang banda, huwag na kayong pakakansak. Huwag na kayong tumugtog na may bayad, libre na lang. Para walang pag-awayan. Kasi pag-awayan yan eh. Pera. Di baling huwag mo silang... Maging lang, transparent lang. Kung maliit ang budget, sabihin mo lang. Kung malaki budget, sabihin mo lang. Communication lang, yun lang. Communication wise, para walang problema. Tapos pagdating sa mga pondo, ano kami dyan, pag may gustong ipondo ang isa, sabihin lang din. Open sa suggestion. Open sa suggestion. Kung may gustong baguhin, kung may gustong regulin. Nasa practice, hindi kayo maarte sa practice. Pag may nahihirapan, dire-diretso lang kasi true time naman. Ang skill naman kasi napapractice yan. Tulungan yan. Ang attitude, hindi mo mapractice yan. Yo! Tao, gali yan. Nadali mo, narinig mo yun. Shout. Naniniwala ba kayo pag bilang performer, singer ng banda ay habulin ng mga babae, habulin ng mga chicks? Hindi ako naniniwala. Dito to yung palukuhan yun. Dito to. Sa lahat kami, good boy. Hindi kami naniniwala. Paano masabi? Kasi ako talaga, pag tagtog ko, uwi na ako eh. Tugtog bahay lang. Tugtog bahay lang kami. Tignan nyo sila. Kahit may mga, minsan may mga lumalapit. Kasi kailangan, yan mo sila. Ano lang, deadma lang tayo. Pero kung ano, bati, okay lang. Tugtog bahay lumalapit kami. May lumalapit sa akin, binibigay ko yung number. Pero hindi ko number yun, ha. Number na iba yun. Ganon si Ron. Para pag-awayan. Tsaka allergic kasi ako sa ano, mga foreigners eh. Yun. Kung may nakakalapit sa akin ibang lahi, na-hatching ako. Sinisipo yun. Na mahirap yung ano. Kaya talagang alam, stick to one. Oo, nagkakapasa ako eh. Kung may lumalapit sa iba. Allergic. Kasi ako. Masipo. Puro pasa ako. So next question. Since binuo niyo ang banda, ano ang moment na hindi niyo makakalimutan? Nung pinlaslak ni Temi. Parang nandun yata ako yung time na yun na nasinita kami. Lasing si Mang Tay. Dahil sa yata yun, nasinita. Tsaka isa pa sa hindi namin makakalimutan na moment ng banda na to, yung first gig namin. Sobrang successful. Unexpected. Ano yun? Yung first gig namin dito sa La Cruz. Yung unang open. Baga talagang may mga tao nag-enjoy talaga. Kasi yun naman malagi. Yung mga hindi mo inaasahan na pupunta. Talagang ang daming tao, sobra talaga. Sa lahat ng Pilipino dito sa isla, maraming salamat sa suporta kung first meet. Kung may mga function kayo, sabihin nyo na sa amin. Dial lang. Dial nyo lang. Tutu. So sa tagal yung grupo na to, itong grupong Talihuan, may nabuo ba kayo o may nagawa ba kayong kanta o compose? Malapit na. Sa ngayon wala pa. Pero may si Mel din, saka ako. Meron na yung dalawa. Meron na sila. Nasa plano eh. So abangan nyo yan. Hindi pa lang nabubuo as a band. Pero darating yun. Makaregulat.
So, pare mo masingit ka doon. So, yun lang, maraming salamat. Yun. Tatapos na ang aming interview. Kailang, pwede mo bumate? O sige, bate. Pati ka muna yung mama ko tsaka papa ko. I love you. Yeah. Tayong kapatid sa Pinas, Jeron. Pangalan yung mama at papa. Jeron Pelismino, vocalist ng Nobita, ang pogi mo. Bate ko yung tatlong anak ko dyan ha, sa Pinas ha. Tsaka sila, Tita Vicky, Tita, Tito Joey, si May, si Renzi, Nani si Deng, Lola Inyang, lahat kayo, love you. Let's go. Ako rin. Binabati ko yung pamilya ko sa Pilipinas. Nanay ko, tatay ko, tsaka yung anak ko, Bian. Hello. May anak ka sa inyo. Ako binabati ko yung pamilya ko sa Pinas. Pag-nueva. Binabati ko yung Karag Clan, Pinas. Binabati ko rin yung anak ko. Soon. Thank you, Jidwan. Sa anak ko. Sa asawa ko. Binabati asawa ko ba? Ilan pre? Isa lang, yung syempre. Anak, yung anak? Isa lang anak ko. Safety ah. Safety sa sagot ah. Saka antayin nyo po yung lalabas naming album. Yeah. Photo album. Upload na lang sa Facebook. Malapit na pamilya album, lalabas na namin. Tsaka yung kuhan namin, world tour. Malapit na yan. Yun, malapit na. Sige, abangan nyo yan, world tour. Abangan nyo lang. So, may pandemic pa kasi. Pandemic pa kasi, kaya yung mga world tour namin na-cancel. Cancel eh. Cool. Na Russia eh. So, yeah, doon lang tayo nagtatapos. So, maraming salamat. Saglit. Anong plano, pre? Gampay. Bye. Thank you. Salamat. Talpakan. Talpakan. Keep rocking, people. Shout. Outshout tayo, outshout. Hot dog.